tingin ko, ano to, buhusan ng skills to. Parehas kami ng pinanggalingan na bayan. So, pakita lang namin kung anong meron sa silang Cavite. Tingin ko, hindi to tatakbo, malulumpo to. Una, syempre, ano, na-excite ako kasi, ano, iba yung kaba ng, ano eh, entablado ng flip top. Di naman ako tumigil mag-perform pero sa music scene. Pero sa battle rap, alam kong iba yung kahihinat na neto. Ayun, sa tingin ko, yung sa ganung style niya, laban sa style ko. Tapos, ako ay bibitaw ng mga well-rounded na banat, na linya, sigurado, baka makuha ko yung panalo. Netong ilang taon na pagtugtog ko at paggawa ng album, marami ako natutunan doon na susubukan ko na i-apply sa battle rap. Titake ko yung risk para doon dahil, alam mo yun, kailangan iba na eh. Hindi pwede ganun pa rin. Ayun eh, Mara, galingan natin para sa bayan natin to. Siyempre, bayan ng Silang. Galingan mo, gagalingan ko. Bibigyan kita ng magandang laman. Pangako yan. Itodo natin to. Labas natin kung anong dapat natin dala. Sigurado siya payo, madami na dawa. Yoko yabang at tingnan mo na lamang ang bawat talata na aking gawa. Dahil di lang ikaw ang diwang ligaw sa bilang ikaw. Pinaral mag-isa ang laro, walang kasama. Kinalaban ang sarili sa salpakan at sa dama. Flip top, Puerto Valentong 10. Nandito pa rin, TIU Theater, Makati City. Palawang laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, supportang tunay live at syempre lahat ng supportang tunay online. Shoutout sa lahat ng mga represent collabs natin. Flip top magigay para sa parating natin labaro. Flip top beer nga pala, parating na rin sa inyo. Shoutout sa nga pala, Box and Dose Clothing at sa lahat ng mga ibang represent collab. Sa kanan ko, galing Silang Cavite, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Class G. Di basta ay sabi nga, huwag kang mananatili. Mahaba-haba na biyahe pa, huwag kang basta titigil. At kahit pa nga yung harang di mabilang sa daliri, lahat nagigibayan ng tiwala sa sarili. Yo, Class G, shoutout lang, Box and Dose, Crown Manila, Hypebeat, Black Manila, J.E.G. Ray, Carl Garage, saka yung Gorillaz ni Vicente, men, supportan niya. Shoutout sa nga pala, Crown Manila. At sa kaliwa ko naman, Silang Cavite din para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay MR Industria. Pungso nga ay dito mo nasabitin, salita ko'y pundasyon ng inyong awitin. Mga lintan sip-sip kung kumikig, kahayupang nakatago sa pag-ibig. Uprising, ingay lika, industrialismo. Aba na nga pala yung parating na bagong album ni MR. Nanalo ng coin to si Class G. Pilili niya mauna. Tig 2 minuto. Dapat 5 ang hurado natin. Non-tournament battle to. Vuelta Valentong 10. Pahinga natin unang banat. Class G. Game! Game! Kalimutan ko agad ha. Sa pa, game! Game! Siya si MR Industria. At ito daw ang kanyang malaluning comeback. Paalala ko lang ha. Nung huling laban niya ay pistolero sa pagsusuri, tambak, tapos pagbalik, tinapatagad sa akin, di man lang sa kokonti ang gap. Malamang yung mangyayari sa clap, tagal bago nakabangon ng industriya, tapos malulugi agad, bossing! Tingin mo ba makakasabay pa itong pang-ahon 8 sa mga bagong fave at makabagong wave? Walang halong hate. Ayos lang kung bumalik yung industriya kahit masyadong late. Kaso yung produkto niyan matagal na lagpas sa expiration date. Kaya nga mas pinili niya na lang tumambay sa ingay likha. Kasi doon siya nang ibabaw at siya yung laging ace. Kaso kung ikaw yung halimaw sa ingay likha, ako yung halimaw sa quiet place. Para makilala sila ang tugon, nagbaliw-baliwan na ang tibay. Oo, napansin sila doon, pero sa malawakang pagninilay, kailangan pa magsama-sama ng mga may bulong makalikha lamang ng ingay. Paano ang weirdo ng kanta nila kahit i-check nyo ang wak? Kaya nga nung nalaman kong si Emar yung kalaban, ako'y napag-game ng sagad. Upo agad ako sa PC para yung mga kanta niya, ma-search ko lahat.
Una kong nakita, daan ng mga tumakas. Puta, in-escape ko agad. Hindi. Pinakinggan ko din yung broken love song niyan. Ang title, Pagkakamali. At yun na yata yung nagawa ko, pinakamalaking pagkakamali. Kasi meron siya dong lyrics na, ako ang baluti at sandata mo sa loob at mapa sa labas. Napakalakas. Pati ba naman sa love song, yung lyrics mo, napakadahas. Sa mga hindi nakakaalam, kanta niya yon para sa ex niya, si DB, yung kanyang iningatan, kaso siya ay iniwanan, may nalalaman ka pang sandata ka eh, hindi ka nga inilaban, gago. Yung ex niya si DB, nasa India na, nung na-stalk ko siya minsan, nakahanap na ng mas Indian, oo, pinagpalit siya sa Indian. Sobra na sakit yan, insan. Ngayon, anong sasabihin mo? Mas marami kang pinagdaanan na di ko kaya natahakin. Tangatsaka mo na ako yabangan ng karanasan pagtapos ng dadanasin mo sa akin. Kasi ngayong ako kalaban mo, dat masusi na magmulti ka kung ayaw mong matsugi at pagsuri ay mamuhi ka. Pag di mo na ibenta yung mga gawa mo, ang aking tsak ay lugi ka. Kailangan mong galingan sa kada palitan kundi ang babagsak industriya. Unang palad, pwede natin! Ang lakas. Ang lakas ng boses. Bakit Class G? Gangsta ka ba? E di sa lansangan na natin to agad dalhin. Gigripuha kita sa tagiliran na may tagas kang kukumpunihin. Sa iyong pag-uwi, lihang pamamaalam ang iyong takdang aralin. Magsimula na tayo ng klase. Ito ang edukasyon ng pagkitil. Kalawanging gulok ay tutuhog sa iyong bubuknan. Tutubuhin ka sa ulo, papakuha sa lalamuknan. Puputulan ko ng dila itong lason sa lipunan. Dito sa Silidaklatan, tutuluyan, saksi ang inyong katahimikan. Maraming salamat. Eto, klaro ka lang magsalita, pero yung timpla mo, malabnaw ka pa sa balabo. Tunog mo duplikado, pilit ang pagkabarambado. Pestarantado kang tensyonado, kurso ko'y lumalamon ng diskurso. Purto per punto, tatanggalan ko ng ulo itong walang modong rebulto dahil... Dekorasyon ka lang sa entablado. Dekorasyon lang din ang mga salita mo. Ang sakit nun. Lalo na't malungkot kang pinagtatawanan ng mga tao. Wala na magbabago pisan kahit ka pang magbago. Kasi nagtatanga-tangahan kang niyayakap ang pagiging bobo. Kita naman sa desisyon, hindi mapagtatakpan. Nung tinanggap mo kung makalaban, kabobohan ang tawag dyan. Hindi ka nag-iisip, gambalain ang industriyang bagot. Para kang gumawa ng sariling bugtong nang namatay kay hindi mo nasagot. At dahil hindi ka nag-iisip, dinala ka ng sigalot, dinala ka ng bubuyog sa marumi mong isip upang magpulot dahil kapahamakan ng kinahinat na ng iyong dunung-dunungan. Wala ka namang kalidad, hindi ka rin kapitapitagan. Doktrina mo, hindi nakakasindak. Ramdam ko ang alinlangan, ramdam ko ang iyong kaba na pagtatakpan lang ng kahalayan. Pero, ang layo ng agwat natin ay mula Maynila hanggang Himalayan. Nagsulat ako ng malalim, inilaan sa iyong himlayan. At sa pagsapit ng ilang buwan, huhukayin kita sa iyong libingan. Yung bangkay mong pinagpepiestahan ng mga uod, pasasayawin ko sa ati-atihan. At pauusok ka bago ko pasabugan ng mga sumpang dadalhin ng iyong kaapu-apuhan. Thank you. Nastawa, no? Tain na! Yun na yun! Apat na taon nagpahinga, na natiling wak, di pa rin yata natututo to. Sayang lang yung mga araw at saka mga drogang nakonsumo mo. Sakto! Nagpatatu ka dyan sa tuktok para pagkat
di na magets yung mga punto mo. At least dyan, matatawag na art yung mga tintang nasa ulo mo. Kasi sabi niya kay Topher, matuto ka munang gumulong bago ka gumulang. Puta, galing nito, boy. Tinuruan niya si Topher, dapat daw lutang, nagsiman tuloy. Igagaya niya pa sa kanya yung tao na halos nasa hukay buhay. Para makagamit, binibenta yung gamit. Oo, ganyan si Emar, sobrang husay. Pero, para di masyadong mahalata, ginawan niya na ng ukay-ukay. Mindset ba, mindset? One time, pumunta ako sa ukayan ni Emar. Yung mga damit, amoy bangkay. Kaya yung mga customer nananamlay. Pagkatapos ba naman, pagpawisan sa event, dun niya na agad sinasampay. Lakas ng tama mo. Dinidisplay mo na agad. Di mo man lang nilinis, bro. Paano pa puputok yung business mo? Eh, amoy putok na yung business mo. Gusto niyo ng patunay, sabi niya kay Pistolero. Magbabanlaw ka ng dugo, sabay sasabunin ka ng taga. Di ba kayo nagtataka? Banlaw muna bago sabon, kasi nga hindi naglalaba. O baka naman wala ka na rin maisip, kaya yung sulat binasta na. Nauna pa yung banlaw kaysa sa sabon, ganyan pagpigam-piga ka na. Tangina ka, dun palang di na tayo pareho. Yung pagitan natin sapin-sapin. Pareho lang tayo ng pinanggalingan, pero di tayo pareho ng galing. Kaya mahiya ka naman. Barok ka ba, ha? Lahat ng taga silang, patok na sana. Si Sur, kampiyon pa nga, ah. Si Jonas, pasok sa lasa. Kahit yata sa bakery, ikaw lang yung kababayan na hindi abot ng masa. Tapos lagi niya pang pinagyayabang na siya daw ay naiiba ng kulay. Eh ano bang silbi niyang naiiba ka? Hindi ka naman kabilang sa mahusay. Kasi puro lang yan pagdadrama. Kala mo may sugat na malalim o may buhat na dalahin imbis na yung utak paganahin. Ha? Di na dapat paaralin o yung usap pahabain. Baka di masukat yung malalim na di sukat akalain yung mga ulat na nanggaling tsaka sulat na sa akin. Kasi kaya kong mag-bars, jokes, multi. Mga bagay na dun ka nakulangan. At kung hahanapan mo ako ng poetry, sa round 3 na lang natin pag-usapan. Alakas. Taga-silang ka ba? Taga-silang to? Ako'y lihiti mong tagabayan. Yung dugo ko ang Bulo at Bautista sa Cavite na kikipagpatayan. Taga-silang ka? Kahit anong partido mo doon, walang magagawa yan. Dahil nakasulat na sa kasaysayan na pinatay ka ng sarili mong kababayan. Pag titiniklingin kita sa baga, ipapakaladkad sa kalabaw. Iihawin kita sa nasusunog na bahay kubo, yung bungo mo gagawing bola pansepak takraw. Ang yung laman loob, pwedeng gamitin patibong panghuli ng agila. Susuotan kita ng barong Tagalog at sa burol mo lupang hinirang ang musika. Dahil habang nagsusulat ako'y nagsisiiya ka ng mga anghel at ang mga demonyo'y nagluluksa. Dugo ng propeta at apostol ang tinta ko sa paglikha. Luwal at hati, pati kaluwalhatian sa aking gamit na paksa. Kaya plema ka lang sa akin, dora sa masalimo at kontola. Patnugot ang pupugot at panlapi aking gulok. Panaguri ang pansaksak at simuno ang panghugot. Bawat gatla may pagkatuto, parilalang nakatutok. Mga nagbabagang basyo, persahan ko sa iyong ipapapulot. Dahil, panigurado ko na maluluhod kahit magpakatala ka pa sa salitaan. Talataan ko'y sinasamba, talaan ko'y salatalitaan. At ito ang talamitam sa talambuhay mong nasa talampakan. Taliman mo mga talima, talino ko'y hindi nahihiwaan. Madudurog ang kasukasuhan mo at magpuputo ka ng mga litid. Kulang kung kahanginan lang sa lalim ng aking ipapasisid. Malulunod ka sa masasakit na alaala kong aking ipapasilip. Regalo, dahil bago ka malagutan ng hininga, ang simbolo mo ay pagbibigayan ng pag-ibig. Ganon ako magmahal, nakamamatay. Kahit pusong bakal at bato, mabibistay. Ako ang Kapo Negro na sa panaginip mo gumagabay. At panaginip ka na lang dahil 2 buwan ka pa lang, pinatay ka na ng sarili mong inay. Kaya hanggang dyan ka na lang. Kaluluwa at ilusyon na nahahawakan. Pumunta tong kaluluwa para dumigma. Pumunta yung mga tao para ikay kaawaan. At ako, hindi ko alam. Hindi ko inasahan.
Ah, ako na pala ang sundo dahil namatay sa panaginip ng binigyan ko ng paggunot si kamatayan. Kaya tara, tara, sagot ko na ang pamasahe. Tutal hilaw ka, aabunohan kita sa Cavite. Ayaya! Ang bato binibistay! Sira ulang puta, ito yung apat na taon niyong iniintay. Kinangin ang construction na pati bato binibistay. Lakas na tawa talaga nito, no? Game! Batid ko sa iyong hilat tsaay. Di tayo pareho ng suot. Ako'y tinitignan mo lamang na may galit at puot, ngunit lingid sa iyong kaalaman, pareho tayo na hubog. Ako'y instrumento din lamang na may mas mainam na tunog. Ramdam ko ang iyong dedikasyon, ngunit lahat may limitasyon. Ang pinaglalaban mo ay tama, ngunit sa maling henerasyon. Kaya nga ito na mismo yung kasagutan sa matagal mo na nakatanungan kung bakit isa ka sa namuhunan na nabaon sa kalaunan, di mo masisisi yung mga tao o maghagilap ng katarungan, sadyang walang maayos na hinaharap yung mga likha mong pangpalikuran. Pero kung sa bagay, para lang naman sa mahalaga na bagay, kaya nandito ka at sinasabing isa ka sa mahalaga na bagay. Ngunit ang kailangan mong tandaan na bagay, nawawala ang halaga ng bagay pagpilit kang nakikibagay sa mga bagay sa mundong hindi ka nababagay. Oo, mali, Emar. Di ka matatawag na mahusay at di ka kakabiliban dahil ang mga sulat na sagrado at tila nagsisilbig tipan, nakatayo ka dyan para pakinggan. Pero ang mas nakakarindi lang, kahit anong tindi ng pag-intindi, di ka naiintindihan at alam mo yan. Kasi meron siyang kasabihan. Naiintindihan kitang di mo ko naiintindihan. Pwes ikaw ay aking naiintindihan. At ang aking pagkakaintindi, alam mong di ka naiintindihan. Ang di ko lang maintindihan, ba't ayaw mong maintindihan? Tapos gusto mo pang patayin yung komedya? Eh yung mga komedyante nagpatunay, ba't mas makulay laro? Nung panahong tumigil ka at nag-quarantine sila yung bumuhat ba, no? Tapos ngayon bumalik ka sa battle para magkaulam kayo. Bali yung gusto mong patayin, yun ay bumubuhay sa'yo. Kasi di ba limang taon ang nakalipas nung isa ka sa napili na gumera? Naging alopati kultura, isa ka mismo sa pruweba. Ganyang estilo yung di bumenta. Kaya wag mong sinisisi yung komedya kung bakit makupad umunlad yung rap. Industriya mismo yung problema. Ano masakit? Ganyan man dis pag malupit, walang daplis tsaka punet. Nasabi ko na yung gusto kong iparating, makakaalis ka na ulit. Hindi ka na napagod gumawa ng tamad na pangungusap. Ganun pa rin. Kaya nakakatamad kang kausap. Yung utak mo, sinliit ng utak ng kulisap na unti-unting namamatayan ng kislap, tapos kidlat ang gusto mong masukat. Maaabo ka sa akin, sa kulog ko pa lang. Letra mo pa alang, letra ko halang. Rekta ko munekta, ikaw angas pa ba lang. Kaya nararapat ka lang na pahiga ng paalang. At pagapang, kitang lalatiguhin sa bako or tayo dumaan. Iikot kita sa kawit, kakaliwitin sa indang. Treseng saksak sa treseng martires na may taring tandang. Sa tansakit ay ibibilad habang inaasinan sa pangpang. Hindi na to aabot ng dasma. Kung maatong-tong to, papalahin ko sa palapala. Pati sa imos na katimbre ka, handa ng bayoneta. Matatagpuan ka sa norbileta sa loob ng maleta. Hindi sisikatan ko kahit sa silang lumilitaw ang araw. Burado ka sa hinaharap, wala ka ng balang araw. At sa aking balang araw, balay sinliwanag ng araw, kahit ipaliwanag ko araw-araw, lirisismo ang mangingibabaw. Malulunod ka lang. Kahit ipaliwanag ko araw-araw, lirisismo ang mangingibabaw. Dahil kulang ka. Kulang na kulang ka. Masarap mong hatawin sa entablado. Ganito yung itsura pag yung tropa niyo kabado.
Matagal na tong barumbado sa salintaan, hindi mo kontrolado habang binabayo kita sa ulo. Ganon magpaagago. Tapos ililigpit kita, itutupi na parang papel. Puputukan kita sa ulo kahit wala akong baril. Dahil salita ko ay makapal pa. Makapal. Time. Let's have a game for a snap. Laptop, Vuelta Balentong 10, Class G versus MR Industria. Mag-iis mong beses para sa kanilang pareho at para sa silang Cavite. Ang boto ng Hurado, 3-2, magigay para ay Class G. Salamat kay MR Industria, siyempre. Silang Cavite, men. Happy birthday kay Jilincinha sa girlfriend ko, yan. Tapos na. Yo, shout out sa ano, Linamnam na FB3 sa Aparador Ukay. Maglalabas ako ng album title Alaala, ang daan ng mga tumakas. Kaduktong yun ang industrialismo. Sana samahan nyo kami na tahakin to. Pricing Records, Uprising Philippines. Hindi ba sila nang atake? Pero round 1, malinaw MR yun. Kakaibang pagtatanghal yung ginawa niya. Then sa round 2, bumawi si Class G doon. Tapos dumami yung suntok niya na bato niya. Doon sa round 3, MR na sana eh. Kung di lang siya nawala, sa kanya talaga sana yun. Pero yun, Class G. Yo, binoto ko si MR. Sobrang dikit nung laban para sa akin 1 and 2. Yung 3, kung nakuha ni MR yun, tingin ko mas solid. Pero para sa akin nakuha ni MR yung 1 and 2. Pero shoutout kay Class G, sobrang dikit nun. Kaya yung round 3 sa kanya, MR. Binoto ko si Class G. Kasi akala ko parang mababawi na ni Emma sa round 3 yung ano niya. Makukuha na niya, biglang nagkas. Pero yung solid din yung ano, puputo ang kita kahit wala akong baril. Yan, puputo ko sa Class G. Round 1, MR. Round 2, MR. Round 3, Class G. Nawala si MR sa round 3. Sayang. Nakuha ni MR yung puso ko, saka fan talaga ako na nag-freestyle siya. Fan ako ng freestyle sa mas maraming binitawang mga matatanin ng kang salita na hindi ko pa naririnig at di pa namin naririnig. MR. Yung karisma nga pala, binoto ko si Class G. Bali sa round 1, binoto ko si MR. Medyo talagang maganda yung pasok niya doon, talagang ginulat niya rin si Class G. Pagdating sa round 2, medyo binigay ko kay Class G ng konting-konti lang kasi parang medyo talagang nasira niya na yung style ni MR doon. Tapos doon sa round 3, akala ko talaga kay MR na yun. Kaso ang laking bagay ng choke na yun. Kumbaga parang antagal pa. Tapos parang ang aga niya nag-choke, siguro kung medyo bandang dulo lang, tapos konting-konti lang pwede ko pa ibigay sa kanya. Kaso ang haba rin ng choke niya, kaya binigay ko kay Class B. Bale, 2-3 Class B. Ayun. Nakalimutan ko yung sa round 3. Sayang. Ang ganda pa naman nun. Pag-react kasi ng tao, na-overwhelm din ako eh. Hindi naman ako tumigil tumungtong sa entablado, pero sa music hindi ganun karami. Hindi ganun ka-intense kasi wala siyang beat. So talagang pinapakinggan ka lang ng individual. Tapos ang ganda pa ng mga rules na ginagawa ng Flip Top na yun nga, bawal mag-cellphone, yun, yung katahimikan. Ang ganda, kaya quality yung doing nila, pero yun nga, nag-choke ako sa round 3. Congrats Class G, deserve mo yun. Sarap, ang sarap. Lihang pamamaalam ang yung takdang aralin. Magsimula na tayo ng klase. Ito ang edukasyon ng pagkitil. Kalawang gulok ay tutuhog sa iyong bubuknan. Tutubuhin ka sa ulo, papakuan sa lalamuknan. Puputulan ko na dila itong lason sa lipunan. Dito sa silidaklatan, tutuluyan, saksi ang inyong katahimikan. Maraming salamat. Solid na laban yon, ah. Salamat kay MR, solid na laban yung binigyan niya ako ng ganung kagandang laban. Hindi naman importante manalo matalo, at least na bitaw natin yung mga kailangan natin bitawan, at sting ko solid pa rin yung laban na yung kahit anong mangyari. Ngayon anong sasabihin mo? Mas marami kang pinagdaanan na di ko kaya natahakin? Tangatsaka mo na ako yabangan ng karanasan pagtapos ng dadanasin mo sa akin. Kasi ngayong ako kalaban mo, dat masusi na magmulti ka kung ayaw mong matsugi at pagsuri ay mamuhi ka. Pag di mo na ibenta yung mga gawa mo, ang aking tiyak ay lugi ka.
kailangan mong galingan sa kada palitan kundi ang babagsak industriya. Ayun, hanggang ngayon, unreleased pa rin yung track namin, pero ito na. Magkaroon lang ng konting pahinga pa, konting-konti nilang i-release na natin yung track natin kasama ko yung grupong Aspirals. Sa ngayon, yun lang muna. More Battle and yung tracks na tinatrabaho namin. Maglalabas ako ng album, Pinamagatang Alaala, Ang Daan ng Mga Tumakas. Kaduktong siya ng industrialismo. Siyempre, sa daan ng mga tumakas doon, di naman sinabi kung kailan at saan at kung paano. So, nandito siya sa album na to na imbitahan ko kayo na baybayin natin yon. Marami akong sinagot doon sa industrialismo dito sa album na to. Kaya magkita-kita tayo. Iniimbitahan ko kayo Under Uprising Records, Uprising Philippines, motherfuckers! Ayun, sa mga patuloy na nanonood, salamat sa tiwala, salamat palagi. Babawi tayo at gagalingan natin lagi sa mga susunod. Bibigyan natin ng ibibigay yung best natin. Promise yan, babawi ako.